ako yung ano ha, yung draft dito ng Omega. Sobrang lakas ng pick of capability nila. Kaja, Divine Judgment plus the Deadly Magic combo na pwedeng i-dish out dito ni Hajizi. So kailangan mag-ingat when it comes to positioning dito ang Aura PH, especially si Benny Cutie on the hands of the Chang'e. So most probably this will be a side lane, mas exposed, mas madaling i-gank dito yung Chang'e. I think he went for a Purify if I'm not mistaken. Pero kung sakaling ganun yung magiging idea, level 4, kailangan alamin ka agad. Kailangan itab ng itab ng Aura PH yung main screen o yung score screen para ma-check nila kung level 4 na yung mga kalaban. And si Green dito, this is a mid lane Barracks. And hindi to bago kasi nakita na rin natin to dati. And especially for a team na meron silang mga frontliner talaga na pwede mong gamitan ng Daytona as welcome, yun yung magiging problema na kailangan harapan dito ng OMG. Pero kasi nagigets ko din kung ba't hindi mo na ilalagay yung ano eh. Hindi mo na ilalagay si Greed dun, yung Barret sa side lane. Kasi magiging main target talaga siya ng mga ganks dito ng side ng Omega eh. I mean, yun yung problema sa ano eh. Sabihin natin, yung isang problema sa Barracks, na yes, may big guy ka, pero kapag ka na-hold into place ka, parang hindi ka nagiging threat agad-agad. Oh, I mean, mas mayroon ka patayin, pero hindi ka talaga yung totally parang Uranus na sasakit yung ulo mo. Wala ka rin kasing mobility. So, kumbaga sa Barracks, meron kang raw damage, meron kang pagkakatao. At grabe yung ikot nila, Deadly Magic ang sasabog, ang pupotok, at ito yung gustong-gusto nila dito sa glue. Mm-hmm. Pagka-glue yung katapat mo, ang dami mong ways para hulihin yung mga members ng kabilang team. Pwede mong gamitin yung combination ng first and second skill or pwede mo lang gamitin yung second skill and at the same time, kapag tumapak sila sa first skill mo at nag-detonate yun, ma-root din naman sila in the first place. So, ang daming ways para manghuli. Oo, ang daming bukod pa dun sa Divine Judgment. But look at this, Benny Cutie. At ginamit si Pating. And the deadly catch. Tatama man, pero here comes the punish. Curtizzi, ginamit niya agad ang kanyang real-world manipulation and hindi makakatakas doon yung members. Iba si Greed. Sa side ng Aura PH. Well, pati maganda rin kasi yung response ng Omega dito. Coming from the mid lane, however, top lane, Kiluwash, mag-pick off siya using the Deadly Magic. But as I was saying earlier, maganda yung rotation ng response ng Omega every single time ang ng engagement. And then, kita mo si Kenji dito, and here comes the glue with the ultimate. Si Lord Hades, nilapit niya, and ito ang kayang gawin ng isang glue potential. Ilalapit niya mismo sa'yo yung prey mo. Mm. Pati makikita mo yung disable, the immobilize is napakalaking bagay. Hindi ka pwedeng gumamit ng kahit anong dash ins. And also, the capability na pwede mong i-pull yung kalaban mo papalapit sa'yo. Kasi kapag tinamahan ka ng ultimate ni... Divine Judgment. Talagang lahat ng ultimate nung ginamit. At si Kiluwash yung main target nila. Since hindi nga na-purify si Kiluwash dito, wala din siyang way talaga para makatakas sa lahat ng yan. And hindi nagigets ko din kasi si Kiluwash kung ba't hindi siya nag-purify dito eh. Kumbaga, yung Divine Judgment naman kasi kapag hindi mo na, hindi ka nauna ng purify doon, hindi mo madadad yun eh. Oo. Pati ano talaga, it's all about awareness, map awareness. Kung sakali nakita mo nawawala agad yung ibang members ng Aura PH, medyo pumuesto ka na sa maganda-ganda. Tsaka ano, dito mapapasok yung pagiging matiisin ng isang offlaner. Hindi ibig sabihin yung offlaner ka, dapat tututukan ka na agad. Si JP dito, inopen yung Blessing of the Moon God at pinipilit nilang salbahin si Hades. Pero si JP, hindi pa enough yung kanyang prowess dito para i-regen or i-sustain yung kanyang jungle. Yung kanyang jungle at siya nga yung mapipick off. Oop! Nice attempt from the Taurus. Welcome, pero Greed, nakapasok dyan sa may taas. Pero meron din siyang healing sustained from JP. Pero Terz, ito talaga yung nagiging problema eh, no? Talagang, it's all about the pick-off. Kung sakaling magkaroon agad ng levels ng ultimate dito si Kenji, talagang maghahanap at maghahanap pa rin yung Omega ng kahit anong pick-off eh. At sobrang confident nila na pumasok sa loob ng jungle area. Kasi si Kenji, tank, almost tank pa rin to eh. Innate na tank to eh. Sa totoo lang, sa mga nakikita ko ngayon, ito yung best possible glue performance in the early game ng Omega. Totoo yan, totoo yan. Ang ganda na utilization nila ngayon ng glue. Pati makikita mo na confident talaga. Kumbaga, yung mga previous performance ng Omega using the glue, nakita nila yung tamang timpla, yung recipe to make a perfect glue execution.
Oho. At eto na naman si Killua, siya na naman yung hinawakan at pwede siyang kapitan pero hindi pipiliin. Deadly Magic, puputok pero hindi na ganun kasakit. At tandaan mo, si Killua siya hanggat nag-scale yung kanyang levels dito, mas nagiging annoying siya at mas nagiging mas mataas yung kaya niyang i-regen. Aura kailang kinuha dito ni Greed, ayaw niya nung shenanigans ng Glue at saka ni Harley. And expected naman yan, pero kung papansinin mo dito, Toshi, physical damage ano to? Oo, physical ano damage Bane to. Sa lahat ng mga nakita niyong Bane, ito yung isa sa mga Bane na kailangan niyo abangan. Kasi pag ito pumalo ng isang naka-backdoor protection na Tori, yung Tori yung umiiyak. Pati masakit na rin kasi yung ano niya eh. Yung kanyang Crab Claw Cannon. Pati yung RAM with the recent adjustments from the Bane. Kaya mas ma-efficient na rin yung High and Dry plus nakakakuha niya lang din ng BOD. But with that engagement, Omega nakakuha yung isa pang magandang pick-up. At Greed, nahihirapan siya. At hindi nila kinakaya dito kung paano gumalaw tong ano, Omega. Napaka-assertive ng Omega, napaka-angas ng ginagawa nila. Kumbaga, hindi talaga sila nagpapahuli. And nakita mo yun, sobrang daming tinamaan. And that's because of the glulets. Oo, oh, mga glulets. Yung mga glulets, mga tuplets. Mga tuplets. Kumbaga, ano yan eh. Sobrang ano rin yun eh, no? Kung tututusin, mayroong mga interactions sa mga heroes na deadly para sa team niya. But with the current situation, Kenji just utilizing everything that he can, disrupting any lanes that he, saan siya pupunta. Pero ang unang objective tingin ko is mapupunta sa side ng Aura. Yes, they will. Gusto ko kasi idea ng Omega dito na hindi sila puro kill. Kumukuha din sila ng objective. Kumukuha sila ng Tori. Pero tingin ko, as for them, mas kailangan nilang tutukan ngayon yung etong mga river objectives, yung mga turtle. Kasi unti-unti din nakakakuha ng gold yung mga inaano nila eh, yung mga sina-shutdown nila. Katulad ni Killua, sina-shutdown nila. Pero may nakukuha siyang gold sa mga turtle. So ibig sabihin, nag-a-adapt yun, nabibigyan pa rin ng items na baka mamaya hindi na gumana yung sinanigan sa ginagawa ni Glue at ni Harley sa kanya. Pati yung Deadly Magic hindi na rin maging available dahil nga nakapag-itemize na sila heavily against the Omega side. Ang pinaka-downside lang naman nakikita ko talaga dito is heavy magic damage ang mapapansin mo dito para sa side ng Omega. Aside from Toshi. Oo. Pero si Toshi yung magiging ano nila dito eh, yung magiging X factor nila. Na kapag nakapag-farm ng tama to at nakuha niya yung mga tamang item, kapag napalo ka niya, iiyak ka. Diretso game 5. Yeah. Kaya nakikita natin yung itemization dito ng dalawang frontliners ng Aura PH, Greed and Killuash, already went for the Oracle at mukhang susunod item nila is yung Athena Shield, respecting the magic damage output ng Omega. Pero ang Omega naman, syempre, tamang waiting lang din na magandang pagkakataon para pumasok when it comes to any kind of engagement. At si Hajizi, nakapick up na rin siya ng kanyang Holy Crystal. So we are expecting a lot of damage from that Poker Tricks plus the Deadly Magic combo. Actually, yung na-appreciate ko para sa Omega ngayon is yung paggalaw nila sa mapa. Parang wala kang pwede i-push na lane. Laging nandun eh. Laging nandun. Kumbaga, kapag napapansin nila sila Lord Hades, nandun na sa baba, nandito sila sa may gitna netong map na to. Yan, exactly. Uh-oh. Yung river na yan, nasa gitna sila dyan, malapit sila dun sa may Lord Pit, Turtle Pit, kung ano may gusto mong itawag dyan. Mm-hmm. Tapos, parang almost every time na magpo-push, ready silang tumulong. Nako, ang bilis ng responde. Kaya pala ang bilis din ng responde ng team na to. Ayan o, nung nandito na agad sila Granger at si Estes, although hindi naman nila alam yan, pero nakasetup na rin yung OMG dito. So binabasa ng OMG yung mapa at kumukuha sila ng information as much as possible. Yep, at with that information, Omega ang nakakuha ng Turtle. And Greed, nandun sa may pinakaharap, Haji ang kanya nahuli dito on as well. Pero tignan mo, yung pagputok ni Hades sa kamay ni Toshi, Greed! Ang sakit! Nandun sa may gitna ng lahat, si JP ang nakapitan dito. Malalayo ba siya? Makakasustain ba? Blessing of the Moon God, hindi magmamatter. And Omega! Grabe yung strategy na dinala nila dito ng game number 4. Oh man, pati nakikita mo, from that engagement sa turtle area, gamit na gamit ni Kenji lahat ng skill set niya at na-isolate niya kaagad, na nahiwalay niya yung ibang members ng Aura PH. Kahit si JP hindi naligtas. Well, that's a big great example ng pagkakasabi mo kanina, di ba? Kung sino yung magiging priority dito ni Kenji, it's either Greed or JP. Pero nung nawala si Greed, nung nawala si Lord Hades, hindi agad nakapag-react yung Aura PH kasi dahil nga rin sa deadly catch dito ni Toshi. At ang laki na ng damage niya. With the round,
with the rum, with the crab claw cannon, malaking bagay talaga. Even Lord Hades, mumuputok talaga literal. Tingin mo ba kung may lunox dito yung aura o kung sino mang burst hero na mage? Uh-huh. Mag-iiba yung laban natin ngayon. Mahirap eh, kasi merong pick-off yung ano eh, yung Omega eh. Diba? Ito yung strength nila. Ayun din yung pinaka-problema. Pero ito, real world manipulation, Kilowash, tinatank yung tatlong tao. And it's all about magical damage sa area na yan. At hindi kinakaya ni Kilowash. One more hit, tutumba, nagamit pa yung flicker. At si Kenji, minamama yung dalawang tao doon sa may taas. At habang nangyayari yun, si Toshi naman, trabaho lang, sabi niya. Tinakedown niya agad yung bottom tier 3 turret ng Aura PH. Sakit. Diba? Tori! The Torres Slayer! The Torres Slayer is real! Kita mo naman kung gaano kabilis nalusaw yung HP ng mga turrets at ganyan din yung nangyari dun sa bottom lane. Naiwan lang siya ng sobrang bilis habang nakikipag-teamfight yung Omega, pero yung aura hindi nila napansin. Na talagang ang bilis kagad ng item dito ni Toshi. And maybe if he went for a Malefic Roar, mas mabilis lalo sila makatake ng objective. And they need to keep an eye on that. At nakakuha na nga siya ng Malefic Roar, going for the double attack blades. Possibly he can go for another BOD. Kung gusto mo tagang garapalan na physical damage. Kung gusto niya, mag-Berserker's Fury. Wala din pipigil sa kanya. Pag nag-crit yun lahat, iiyak lahat na nasa paligid niya. Pero, yun nga. Since naging one-dimensional nga yung mga builds dito, kung papansinin mo, lahat sila naka-Athena Shield. Mm. Well, maliban kay Chang'o. Pero halos lahat sa kanila naka-Athena Shield. And at the same time, ang odd one out is si Toshi. Sabi-sabihin, may protection kayo dun sa iba, pero pag si Toshi ang pumalo, si Toshi ang bahala sa inyo. Siya ang malutong na damage talaga. So parang, it's an odd strategy, pero still, the fact remains, nandun pa rin yung thought process at ang dami pa rin nagkagawa. Blessing of the Moon God, nagkabatuhan na, and si Greed ang next target dito. Real world manipulation, boxing out Aura PH, at tingin ko, ramdam na ng Omega ang pagkakataon na to. Even Kenji going inside, at talagang hindi niya, nilinik-click niyo yung damage ng turret dito, habang yung Omega nagpo-push at nagtitakedown ng next objective. At si GZ pa makakuha ng turtle without using his retribution. And the best blue performance na nakita ko sa Season 7. Mm. This might be it. Grabe yung presence dito ni Kenji. Ramdam na ramdam mo kung gaano ka-annoying ang isang glue. Nako. Nakikita natin yan ha. Merong Phobius, meron ding glue sa ating araw na to. At sobrang effective ng execution ng dalawang teams. Sabi nangyari to top lane. Deadly catch, ginamit nila, pero hindi din nagmamatter. Si Creed nahuli, pero hindi kinakaya ni Kenji yung Tore. At Heath, pumasok, huli si Kilowash, and tignan mo yung bawas! Wow. Ano yun ah? Ano to ah? Uranus to, mga kaibigan, 050. But with the damage burst, dun sa mga members, especially kay Toshi, hirap na hirap ang Aura PH na kalabanin ng OMG ngayon. Greed humarap sa lahat, and this is it. I think we are going to a game number 5. Toshi sinubukan pumalo, pero hindi in time. Ladies and gentlemen, game 5 tayo. And this winning moment is brought to you by Oppo A94. Napakainit ng laban natin. Woo! Money that I